Magandang araw mga construct. Ngayon po ipapakita ko sa inyo ang video nito tungkol ito sa magpa-flood test tayo ng mga banyo. Susubukan natin yung flow ng mga tubig kung walang bara yung mga pitrap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang magiging problema ng mga maso natin na nagkakabit ng tayo sa banyo para kung sakali maipo-correct nila ito at saka yung mga viewers na nanonood na nagkakabit ng tiles may sasatama natin ito para hindi tayo makatuloy. Ngayon mga construct, pagbinuksan natin itong isolation valve, yan tutulo siya. Ngayon makikita niyo yung mga construct, may tubig siya. Ito ngayon, ito yung low drain dito sa shower area. Ngayon, pag tinignan ninyo, may pumapasok naman dito na tubig. Pero ang karamihan mga construct, papunta rito ang tubig. Papunta rito sa gitna. Dahil yung tubig ng tile, papunta rito sa gitna, hindi papunta rito sa low drain. Yan. Tulad nito mga construct, dito yung flow drain sa may malapit sa water closet. Hindi sila yung tubig nandito. Ang tubig mga construct, ito na isda ko. Yan, malalim ito mga construct. Yan. Sa mga nagkakabit mga construct ng tiles, saka yung hindi pa masyadong nakaka-experience nito, ang advice ko lang sa inyo mga construct, kung mag-layout kayo ng tiles, kailangan, kung nibilado man kayo dito sa pipe, ito, nibilado yan. Halimbawa na nibilad natin, pagdating dito mga construct sa may floor grid, ibababa natin yon. Yung tansik na yon, dadagan na natin. Para yung guide natin, yun ang susundin natin na guide yung tansik na yon na nibilado, tapos bigyanan dito. Para yung tubig lang dito pupunta mga construct. Yan. Ito mga rosa. Ilang tubig na pumubog pa dito sa posta? Dito mga posta ng bataba. Parang piso na mga posta. Yan. Isa ito mga posta sa mga banyo ni Chichi ko. Ang banyo natin mga posta na ipa-flood test. Sa dalawa, apat na banyo ito na mga posta. Ipapakita ko sa inyo kung magiging mga problema. Yung mga posta, kailangan natin na kailangan panglimasin para matuyo dito ito. Yan. Yan. Dito mga posta, kasi maglalagay dito ng shower enclosure, partition na to. Ito, pag mag-shower dito, ang tubig, mapupunta dito mga posta sa gitna na to. Dito. Yan. Ito na, kita niyo mga kusap na. Kailangan mo itulak doon. Yung mga kusap na kailangan natin ingatan. Siguraduhin natin na yung tubig pupunta sa flow drain. Mga kusap, ito yung pangalawa natin na banyo ng Chichi. Ayan, pinakatulog na natin yung tubig. Yeah. Ito yung isang floor drain. Ganagay dito sa may pintuan. Ito mga construct, mali na ito. Mag-aabang kayo mga construct ng floor drain, huwag dito sa may pintuan. Nangangulugan, pag dito sa may pintuan, palaging basa ito mga construct. Kasi yung tubig dito pupunta, hindi natin mamalintay mga construct na tuyo ito. Kasi ito mga construct, common CR ito. Ito yung isang pintuan para sa isang kwarto. Saka yun naman yung isang pintuan para sa isang kwarto. Dapat mga construct, dahil nandito yung laboratory, ang floor drain niya, maaaring dito sa gilid na ito. Ito ang saan gusto, huwag dito sa may
malapit sa timpo ang mga construction. Ngayon mga pastra, ito yung isa. Ito, medyo okay ito ng konti mga pastra, kasi yung tubig hanggang dito lang siya pumupunta. Hanggang dito lang ang tubig niya. So, pero ito mga pastra, mas malalim ito mga pastra. Mas malalim ito kaysa sa dito. Ito mga construct, hindi rin natin naiwasan ito kasi yung program niya nakagit na sa tile. Kaya medyo mahirap talaga. Pero kung yung program niya napapunta sa mga dito mga construct, mas lalong mas maganda. Ayan. Kaya ang tubig niya yun, nag-clevis siya dito, yung tubig niya nandito. Ito mga construct. Yung mga bus na alamin natin dito kung saan namin. Isa pang mga construct na kita ang problema dito sa abang nito. Ito, sa water heater ito. Ngayon, nung nag-testing ako, yung nasa kanan, yung sa inlet, dito ko ikinabit ito, mga construct. Dito sa inlet, tapos ito sa outlet. Ngayon, nung sinubukan ko mga construction na pagganahin, walang tubig na lumalabas dito. Ngayon, nung buksan ko ito, baligtad pa lang mga construct pagkakabit. Yung cold nasa kaliwa na ilinagay, saka yung hot nasa kanan mga construct. So, kung ito natin i-check ito, ngayon buluksan ko itong isolation valve. Ayan yung ating strap. Sigitan nyo natin. Ayan. Malik mga ating strap. Dapat ito, yung sa cold, dito ito mga kontak sa kanan. Itong sa hat, ito sa kaliwa. Ngayon binaliktad niya, kaya malitain natin ito mga kontak. Testingan na natin mga construct ang linya nito. Yes. Tapos naman tayo ng tubig dito. Alamin natin. Buksan na sana. Yun mga kumilit mga construct. Ito. Sa kami tapas yung nagalangan ayusin hindi din din wala naman lipat natin ito yung construct sa kabila maiksi kasi ito mga construct ito maiksi yung pipe nya dudugtungan natin ito
tayo mga basta sa Bengay Chain. Bumuksan natin ito. Spigyan natin. Pinitesting natin mga pusa kung may tulog siya. Nakita yung mga pusa ang nabanglit sa lalim ng wala sa ayos. Hindi naman gumawa nito. Wala sa ulog yun mo. Okay. Ngayon lubuksan natin ang mga pusa. Ano na din ito? Yun, tapos. Ano na ito? Tapos. Ipitan. Kunin natin itong mga konstra kasi titingnan natin yung overflow niya kung walang tabas. Yan mga konstra, ang bagay na kayo yan. Sa ilalim ko ng tubig na lumabas. Ito mga construct yung tubo sa overflow. Yun, wala naman na tubig. Kakawalan natin ito mga construct. Tagas ko ito, tagas ang makasak ng tagas buka na mga bukso, parang tagas. Ito yung sunod natin na gagawin, ipa-flood test. Master bedroom ito. Ito yung CR niya. Ito.
Ito yung mga construct bathtub. Yan, ganito palaki yung si ano mga construct. Lagpis natin itong mga kusta. Yan ito mga kusta. Ang maganda na yung floor drain niya, floor drain, tumatapat sa dugtungan ng tile. Kasi nakukuha yung plebe. Yan mga kusta. Ito mga kusta, yung Master CR. Mas wala naman na problema ito. Maayos naman. Mga construct, kung mga video ko pong ina-upload na napapanood ninyo ay nakakatulong sa inyo, huwag pong kalimutan na i-like at paki-subscribe at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat.